everyone, welcome to my channel. This is JR and today's video, pag-uusapan natin yung tungkol sa paggamit ng online platform ng Facebook, ng YouTube. Alam ko, lahat tayo gumagamit ng social media and alam ko na ikaw na nanonood ngayon, matagal ka nang gumagamit ng social media, okay? And madalas, marami sa atin, yung social media natin, ginagamit lang natin to communicate with our loved ones, our friends, acquaintances, mga family, di ba? So ginagamit lang natin siya para lang sometimes makapag-post ng status sa Facebook, 'di ba? Hindi talaga natin ginagamit 'yan para pagkakitaan or para sa negosyo, okay? So kailangan maging creative tayo, kailangan maging resourceful tayo, 'di ba? So imbis na kung ano-ano yung pinagpo-post natin sa social media natin, imbis na kung ano-ano pinaggagawa natin sa Facebook, 'di ba? Puro lang tayo like, kung ano-anong ginagawa, comment, 'di ba? Nag-share tayo ng share ng kung ano-anong post, 'di ba? Bakit hindi natin gawin na yung Facebook natin, yung social media accounts natin, gamitin natin sa negosyo para kumita, 'di ba? Para kumbaga magbigay sa atin ng source of income na pwedeng magbigay sa atin ng magandang buhay, 'di ba? Pwede tayong umasenso, pwede tayong yumaman, 'di ba? Sa panahon ngayon na sa sobrang mahal ng bilihin, 'di ba? Sa sobrang dami ng taong walang trabaho, 'di ba? So we can think of ways kung paano tayo pwedeng kumita online, 'di ba? And in fact, marami nga ng mga online seller, mga network marketers, 'di ba? Maraming mga nagbebenta sa online na umasenso, yumaman, naging milyonaryo, 'di ba? Napakagandang tingnan kung lahat tayo matututo tayo na gamitin natin yung social media natin in a very productive way, 'di ba? So gamitin natin siya ng tama kaysa gamitin natin sa mga bagay-bagay na wala namang kwenta, wala namang pakinabang, 'di ba? Gamitin natin para pagkakitaan natin at makatulong tayo sa ating pamilya. And makatulong din tayo sa ating kapwa, 'di ba? Alam ko gusto mo ring kumita, gusto mo ring makatulong sa iba, 'di ba? Gusto mo ring makatulong sa church, makapagbigay ka. Paano ka makakatulong, 'di ba? So wala ka namang pinagkakakitaan, kumbaga, kulang pa nga sa sarili mo yung kinikita mo, yung pera na meron ka, kulang pa nga sa sarili mo. So paano ka tutulong sa ibang tao kung ikaw mismo wala? Sabi nga nila, you cannot give what you do not have. Diba? So simple lang, kung gusto mong kumita, kung gusto mong makatulong sa iba, kailangan tulungan mo muna yung sarili mo. Okay? Kailangan matutunan mo na kumita online. Kailangan mo maging productive ka, 'di ba? Kasi pag once na kumikita ka na, kapag successful ka na, mas marami kang pwedeng matulungan na tao, 'di ba? 'Yun ang lagi kong sinasabi. Okay? So, kailan pa tayo magsisikap, 'di ba? Kailan pa tayo magsisipag, 'di ba? Kailan pa tayo gagawa ng paraan? Kailan pa natin aaralin yung ganitong negosyo? 'Di ba? Kung kailan wala ka ng trabaho, kung kailan baon na baon ka na, kung kailan hirap na hirap ka na, kung kailan walang-wala ka na, 'di ba? So wag na nating hintayin na maghirap pa tayo, mabaon tayo sa utang bago pa tayo kumilos at gumawa ng paraan. Okay? So minsan lang tayo mabuhay dito sa mundong ito, isang beses lang tayo mabubuhay. Gawin na natin yung pinaka the best natin. Itodo na natin, ibigay na natin lahat. Tama na yung laro, tama na yung banjing-banjing. Tama na yan. Huwag nating sayangin yung mga oras. Huwag nating sayangin yung mga pagkakataon na pwede nating abutin yung mga bagay na gusto nating maabot. Diba? So, napakasarap na maranasan na yung habang bata ka pa, no,
na unti-unti mo nang na-achieve yung mga dreams mo, 'di ba? Nakukuha mo na yung mga pangarap mo, yung mga goals mo. Nakaka-inspire na ganoon yung ginagawa natin, no? Kaysa tumanda tayo na wala pa rin pera, kapos pa rin, 'di ba? So, ang hirap, no? Ang hirap maging mahirap. Ang hirap pag wala kang pera. So, that's all. Thank you so much for watching. Again, this is JR. Don't forget to like, comment, share, and don't forget to subscribe to our channel para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos.